So, good day, Car Buddies! Welcome to another episode of Car VPH. And for today's video, we're here at Mazda Alabang. And sad to say, wala si Miss Norway to join us. But ipa-flash na lang namin sa screen yung kanyang contact number. And first time ko lang dito, guys, sa Mazda Alabang. And ang re-reviewin pala natin for today's video is yung Mazda CX-5 na bagong labas. And bago rin yung design, so excited na kami ni Ate Melasu para mapakita sa inyo yon. Pero bago tayo mag-start, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarViewPH, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads. So, let's start! Its direct competitors are the big Japanese car models such as Toyota RAV4, Nissan X-Trail, and Honda CR-V. Although it was introduced pretty late compared to RAV4 and CR-V, it has been one of the pioneers of the Mazda's crossover lineup. And by the way, it was first launched way back 2013 when Mazda and Ford parted ways and developed their cars on their own. And now it's in second generation and has been facelifted for the model year of 2022 and a few upgrades for 2024. So to those who are not familiar with Mazda's nomenclature, CX means crossover SUV lineup, while the number signifies its class. So the larger the number, the higher the class is. For 2024, CX-5 is positioned between CX-30 and CX-60 and is current available in three variants, which is the all-wheel drive 2.5-liters turbo, all-wheel drive 2.5-liter sports, and the two-wheel drive 2.0-liter sport. It's expensive because, of course, it's a Japanese car, and yes, you're paying for the car brand and also the model, which has its reputation to back it up. And the most exciting part is the 5-year PMS that is also included for free. So you'll not worry about it anymore, just gas and go. I know it's still expensive though, so if you want a more affordable car, maybe you could consider a Chinese car brand model, and it's up to you and your budget. And to those car models that I've mentioned earlier, they are now all evolving, just like the RAV4 became a hybrid, the CR-V turns into a 7-seater, and unfortunately, the X-Trail has been discontinued here in the Philippines. But this CX-5 is still maintained and further improved its level of premiumness and elegance. And by that, let's start with the exterior. So starting with the front fascia, we have this very long hood that is extended here up to the front with two body lines on the edge, each edge. And we have these gloss black grills. Of course, we have this very big Mazda logo that incorporates the ADAS sensors. Or here in Mazda, they called it as iActive Sense. And underneath, we have the front camera, and we also have a chrome accent here with four eyed sensors. And the lower lip is in body colored with the black plastic garnish. So for the headlights, we have this projector type of headlight with DRLs, of course, that is very much looking like winged eyeliner. And we also have the turn signal here on the corner. And again, these are all LED. So all in all, the front fascia is very similar with the other Mazda models. But this CX-5 focuses on sophistication and elegance. So here at the side profile, let's start with the wheel. So we have these 225/55 R19 Toyo tires. We also have these multi-spoke monotone silver rims.
with the Mazda logo at the center. And these are all disc brake. And the suspension at the front is MacPherson and at the back is Multilink. So we also have this side fender garnish that is body colored. That is extended at the back. Since this is a body colored, hindi talaga siya advisable for off-road and rough terrain since pwedeng magasgasan or madumihan yung kanyang body paint. So, let's proceed with the side mirror. So, side mirror is two-tone body color and we also have the LED turn signal light. This one is power fold and power adjust with, of course, side camera and blind spot monitoring. So the pillars is in gloss black with chrome belt line. Door handle is in body colored also, and this one is smart entry. Let's see the key fob. So the key fob have lock, unlock, and tailgate assist. And if you'll notice, the body lines are very smooth, no aggressive styling, just like in Mazda 3, which they call the Kodo design. And the dimensions are 4,575 by 1,845 by 1,680 millimeters. Wheelbase is 2,700 millimeters, and the ground clearance is 193 millimeters. So here we can see the shark's fin type of antenna, third brake light, defoggers, wipers, and of course the Mazda logo. So dito naman sa ating tail lights, these are all LED, and as you can see, it has the same shape with the DRLs at the front. And of course, we have these emblems, Sky Active G Turbo and the CX5 all-wheel drive. Of course, the reverse camera, 4 eye sensors, then yung ating reflectors, one each side, and yung black plastic diffuser. We also have dual exhaust pipe. So overall, very prominent pa rin talaga yung pagiging Japanese nitong ating CX-5. As you can see naman, very minimalist siya, no? No fancy lights, no extravagant accessories, but very functional. So now, let's open the hood. Opening the tailgate, may kita natin dito yung kanyang light. Ayan, this one is LED, and ayan, click button na din siya. And yung ating tanawi cover, this one is stretchable. So, pwede nyo siyang i-attach sa door. So, pag open, kasama na rin siya. Or, pwede nyo namang tanggalin. Ayan. And we also have a lever for the second row. Kung gusto nyo nang gusto nyong i-fold, ayan. For example, may ilalagay kayong mahabang bagay dito sa gitna, ayan. Pwede pa rin may makaupo each side. Pero, kung ayaw nyo naman, ayan. At least, hindi na kayo mahirapan i-fold at pupunta pa kayo dun sa loob. We also have our spare tire dito, which is Donna type, and Bose na subwoofer. Yung ating mga tools nandito din sa side. And this cover, meron siyang trick. Charis. Kung gusto nyo siyang, halimbawa may ilalagay kayong ma-watery or what, pwede nyo siyang i-flip into this side because this one is waterproof. Pero kung wala naman kayo ilalagay na something normal lang, so, ito. Itong side. And then, we also have 12-volt socket here. And some more compartments each side. And we also have hooks. So, before I close this, these are the standard safety features that are available on all variants. The 6RS airbags, ABS with DVD, dynamic stability control, 360 camera with front and rear sensors, ISOFIX, blind spot monitoring,
and rear cross traffic alert. So for this top of the line, it also has smart CT brake support or emergency braking forward and reverse, radar cruise control, lane departure warning with lane keep assist, driver attention alert, and high beam control. So now, let's call on Sarah for the interior. Thank you, Ate Mensa, sa pag-explain sa viewers natin ng history and ng exterior. So, ngayon guys, dito man tayo sa interior. So, simulan natin dito sa second row seat sa door panel. So, yung door panel natin here is leather siya with stitches. And meron tayong wood talaga guys na tinatawag na Japanese Zen wood. So, ang ganda niya dahil nga yung nilagyan siya ng ganang design. So, hindi lang puro mga plastic or leather yung makikita natin sa door panel. Tapos, yung ating door handle here is naka-silver accent naman. And dito sa armrest natin guys is naka-leather na siya. At ang color niya naman dito is dark red Napa leather. So, ang ganda ng pagkakagawa dito sa window switch natin guys dahil meron tayong gloss black tsaka chrome accent dito. So, sa baba niya naman, meron tayo isang bottle holder. And meron na rin pala tayo dito guys sa baba na speaker. So, overall, meron tayong 10 speakers sa CX-5. And kilala talaga yung brand niya, which is yung Bose. Then, yung sa seats natin guys, red Napa leather yung kulay niya. So, may sarili talagang color yung leather seats natin dito sa CX-5. So, as you can see guys, napaka-comfortable. So, meron din pala tayo ditong armrest and napakalaki niya. So, yung maganda sa armrest niya guys is hindi siya yung parang sobrang baba pag binaba. Then, meron tayong 2 cup holders, lagayan ng phone. So, sa loob nito may bukasan pa. May lock rin siya guys para secured. Nandito na makikita yung dalawang USB port. So, pwede tayong mag-charge here. Kung gusto nyo kumalit yung phone nyo, pwede nyo ilagay dito. Or di kaya, pwede nyo siyang ipasok dito habang nag-charge. Kasi may butas naman to magkabilaan. So, dito pala sa floor natin, guys. Yung kanyang tunnel dito sa gitna is parang masyadong mataas. So, pwede dito mga bata. Pero yung upuan naman natin here is as a 5-flat person, guys, napakalaki ng space ko. So, kahit siguro may malalaking tao, kasyang-kasya dito and comfortable talaga sila. So, dito din, meron tayo sa gitna na 2 aircon vents. Pinalibutan pa rin siya ng chrome accent. At napakaganda. Tsaka, syempre, if ever na bagong sakay pa lang tapos mainit, lalamig agad. Gawa nga may aircon dito sa likod. And dito naman sa taas, guys, meron tayong blackout headliner. And yung ating grab handle na auto-fold is naka-black design na din. So, meron tayo ditong ilaw. So, LED siya guys, hindi lang nabubuksan dahil wala itong battery. So, napansin ko pala dito guys sa CX-5 natin is meron tayong extra side windows. So, that's all for the second row seat. So, punta naman tayo sa harap. So guys, ngayon naman nandito tayo sa driver seat. So, simulan muna natin sa door panel. So, yung door panel natin is still leather na siya. Then, may stitches, yung wood natin dito na Japanese Zen wood. Then, yung ating silver accent na door handle. Tapos, yung ating dark red na pa leather. Tapos, yung mga buttons natin dito. So, may auto na dito, guys. Then, naka-powerful and power adjust na rin siya. So, sa baba niya naman, meron tayong bottle holder and mga lagayan pa ng kung ano gusto nyong pwedeng ilagay dyan na kasya. So, yung seats pala natin dito, guys, is naka-10-way power adjust na siya. So, meron na rin siyang kasamang 2 memory seat. Then, dun naman sa ating passenger seat ay naka-6-way power adjust. So, dito sa seats natin is naka-red Napa leather with stitches. May bolstering na rin siya. May lumbar support. Tsaka, ayan, yung bolstering. So, if ever man kayo yung driver na itong CX-5, is napaka-comfy niya talaga sa road. So, dito sa left side, guys, meron tayong aircon vent. So, napaka-elegant niya tingnan dahil nga may chrome pa rin siya dito. And, ang una kong napansin sa kanya is para siya yung arrow or di kaya para siyang pencil dun sa mga laro na nilalaro ko dati ng bata ko. So, yung sa buttons pala natin here, guys, is nandito yung pindutan para mabuksan yung power tailgate. Then, meron na rin tayo ditong off-road traction control, lane keep assist, tinatawag nilang i-stop or mas kilala sa auto engine start and stop. Then, meron na rin tayo dito yung pag pinindot nyo, lalabas yung camera dito sa infotainment. Then, ito naman is yung pang on and off ng parking sensors. So guys, yung dashboard pala natin here is na soft touch material na siya. And sa left side natin, meron tayong tweeter. So Bose din yung brand niya. Then dito sa part na to is nandito yung HUD o tinatawag na heads-up display. So dahil nga 10 speakers tayo dito guys, nandito yung center speaker natin sa likod ng infotainment.
Moving on sa steering wheel natin, guys. Dahil nga, slim siya and leather. So, napakadaling hawakan niya sa mga small hands like me. Then, napaka-elegant niya talaga tingnan. Dahil nga, meron pa rin talaga siyang chrome accent. Simula dito hanggang like palibot na, guys. So dito meron tayong voice command, audio controls, yung controls para dito sa ating instrument cluster. And samantala sa kanan naman, meron tayong cruise control. So pakinggan naman natin kung ano bang tunog ng horn ng CX-5. Then guys, meron na rin pala siyang kasamang paddle shifter and auto na rin yung kanyang headlight and auto na rin yung wiper niya. So check naman natin kung tilt and telescopic ba siya. Yung instrument cluster natin here is combination siya ng analog and digital display. So, nagmumukha lang rin tong analog yung gitna dahil nilagyan siya ng parang ring. So, napaka-elegant pa rin tingnan kasi tingnan nyo naman guys, may chrome pa rin yung bawat sulok dito sa pabilog. Then, as you can see, nandito makikita yung sa driver information display. Na may makita kayo ditong display sa gitna. Meron pa rin siya ditong susobra sa mga gilid. So, naka-blackout pa rin tayo hanggang dito. And yung visor natin here, pag binuksan is napansin ko naka-side view siya. So, check din natin kabila. So, oo nga, naka-side view siya. And pag binuksan natin yung vanity mirror, is magbubukas rin yung ilaw dito sa taas. So, sarado na natin. So, yung CX-5 pala natin dito, guys, is meron din siyang kasamang sunroof. So, dito siya mabubuksan sa buttons na to. Then, meron na rin tayo ditong map light. Tsaka, meron na rin lagayan ng salamin. Para easy access. So, meron na rin tayo ditong rear view mirror na frameless. So, auto-dimming na siya. Meron din pala tayo dito, guys, na leather armrest. So, napaka-laki niya talaga. So, if ever may nakasakay dito sa passenger nyo, kasyang-kasya dito yung magkabilaan yung arm. So, pag binuksan natin siya, una natin makikita is yung tray. So, if ever na binaliktad yung tray, guys, pwede siyang ganito kalalim. If ever man na gusto niya ng malalim, pero pwede rin siya dito sa taas nga. Pag may gusto kayong makuha agad. Meron din pala tayo dito, guys, na SD card reader. So, para sa offline map. Then, meron na rin tayong 2 USB port, isang auxiliary, tsaka 12-volt socket here. So, ang dami ditong nakaloob. So, yun lang naman lahat ng nandito sa armrest. So, sarado na natin. So, meron na rin tayo ditong 2 cup holders. Sa center console natin, guys, na makikita natin dito yung electronic parking brake with auto hold. At sa tabi niya naman is yung controls ng 18-inch infotainment screen natin here. Dahil hindi na siya touchscreen and wala siyang physical key dito. Dito na rin yung navigation. Ang downside lang for me, yung sa CX-5 natin here is yung sa infotainment screen. Dahil dun sa Mazda 3, guys, is naka 10 inches na siya. Pero itong infotainment screen natin, guys, it comes with a wireless Apple CarPlay and wired Android Auto. So, pwede na rin siya sa Bluetooth. So, dito naman meron tayong drive mode. So, pag tinaas nyo siya, sport, and sa baba naman is yung eco. So, yung shift knob natin here is naka-leather na siya, leather wrap, and then dito pa rin yung mga chrome accent niya dito sa center console natin. So, dito naman sa part na to, guys, meron tayong wireless charger at saka dito sa baba is may isang 12-volt socket. So, sa sides niya pala, guys, meron tayong leather dito. So, maganda pa rin dahil if ever man na nandito yung tuhod natin, hindi tayo masasaktan dahil nga leather siya. So, sa part naman na to, guys, meron tayong dual zone aircon. So, andyan yung controls niya. And sa taas naman is dito makita yung mga seatbelt warning. Yan, dyan yung makita. So, yung push start button natin is napapalibutan pa rin ng chrome accent. And sa part dito sa taas ng glove box, meron pa rin tayong Japanese Zen wood. So, chrome accent pa rin. So, connecting lang talaga lahat na may chrome. So, eto din pala, guys, which is, ang ganda po natin. Parang satisfying buksan. So, pag binuksan nyo pala siya, guys, marami pa rin siyang malalagay. Ayan, no? And may pagka-suede yung texture ng glove box. So, yun nga, guys, dahil nakita naman natin na napakaganda talaga ng interior. Very classy, very elegant. And bago ko pala makalmutan, guys, may ventilated seats na pala dito sa passenger tsaka sa driver seat. So, yung presyo niya, dahil nga 2 million, mahal talaga. Pero tingnan nyo naman, ang dami niya talagang amenities na mau-offer sa inyo. And nagustuhan ko talaga, guys, yung CX-5 dahil napaka-comfortable. Yun talaga yung una kong nagustuhan. Pero dahil nga marami pa siyang amenities, I understand kung bakit siya mahal. So ngayon naman, balikan natin si Ate Mela Su. So for the engine, the usual crossover has 1.5-liter turbo gasoline, but not this baby.
This one has 2.5 liters turbo gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve, that produces 253 PS and 434 Nm, mated to an 6-speed automatic running on all-wheel drive. It may look simple on the outside, but sure, it is very powerful small crossover. Ngayon, tapos na namin guys, i-vlog yung CX-5 Bidati Melasu. And napaka-klase nga niya tingnan. And napakaganda ng interior. So, syempre, Japanese-made siya. So, napakaganda talaga. And alam mo na matibay talaga. So, if ever na nagustuhan niyo yun and gusto niyo bumili, you may contact Miss Norway. So, ipa-flash lang namin yung contact information niya sa screen. And by the way, itong nasa likuran pala namin is CX-60. And kung gusto nyong review namin to next, comment down below. And thank you so much once again, Mazda Alabang, for having us today. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarViewPH, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So guys, see you in our next videos! Bye! So what is up sa inyo lahat, mga car buddies natin dyan. Ako nga pala si James, ang host natin ngayon. At narito tayo sa episode 15 ng aking Q&A. At ngayon, nag-compile kami ng mga most comments na mga funny, love, and hate reactions nila. So, titignan natin ngayon kung ano yung mga mababasa natin dito. Handa na ba kayo?